Magandang araw mga katiits, welcome back sa ating channel. Sa video ito ay pag-uusapan natin ang iba't ibang uri ng foot markings. Pero bago ang lahat, nais ko muna magpasalamat sa mga sumusuporta at sumusubaybay sa channel ko. Maraming salamat sa inyo. At sa bago pa lang bumisita sa channel ko, hinikayat ko kayong mag-subscribe upang mapanood nyo ang mga videos ko about treasure hunting. Itong video na to ay request ito ni Bro Zamora Ronald. Shout out sa iyo bro, at shout out rin kay Ramir Magpuyo, at shout out sa lahat ng mga treasure hunter sa buong Pilipinas. Never stop dreaming, never stop exploring, never stop learning. Okay, ano nga ba ang foot marking? Ang foot marking ay isa itong directional sign, or nagtuturo ito ng directions. Ito, unahin natin to. Ito ay isang right foot, kung saan wala itong kasamang dot. Yan, ito ay isang right foot lamang. Ang kahulugan nito is dahil right foot ito, move in right direction. Yan. Hindi ibig sabihin na kapag pupunta ka na doon sa right direction is makikita mo na yung treasure deposit. Hindi ganon, kasi wala itong dot, so it means possible na nagtuturo din ito sa ibang marka, kung saan yung marka na yun is magko-confirm kung saan yung treasure deposit. Yan, kapag ganito, right is move in right direction. At tapos ito naman is left foot. Ang ibig sabihin nito is dito tayo pupunta in left direction. Move in left direction. Yan. Kapag ganito. At ito rin is right foot na may dot. Itong dot na to is ito ay nag-symbolize ng deposit. Yan. So, ang direction nito is backward, papunta dito. So, move backward. Ilang distance ba? Ang distance nito ay nasa 1 to 5 meters. Ang distance. Backward. From this marker. Meron ding instances na ang dot niya is andito. Yan. Same meaning lang yan. Move ka backward. Na-encounter ko na itong sign na to sa site namin. Dito yung dot. Tapos dito, nakuna ng deposit dito. Tatlo, nasa hole ng mga bato, sinuksok yung item. Kaya na-prove ko na to na ganito talaga ang meaning kapag nasa dot is nasa kanyang heel or sa kanyang likuran. Tapos ito naman, ang dot niya is nasa kanyang unahan. Ang ibig sabihin nito is move forward. Yan, papunta dito. Ang distance is 1 to 5 meters din. Yan.
meron ding instances na ganit din andito din yung all niya or that. Yeah, same meaning lang, move forward. Tapos ito, ang center niya, ang dot niya is nasa center. Mayroong dalawang meaning nito. Yeah, either on the spot or move to center. Move to center, ibig sabihin, halimbawa, ito yung foot sign na may dot sa gitna. Tapos, nakaharap ito sa tatlong kahoy. Yan. Triangulation na kahoy. So, ibig sabihin is move ka center dito. Dito yung dig spot. Yan. Or ito yung foot sign center is mayroong dalawang bato dito. Yan, mayroong dalawang bato dito. Move ka sa center. Dito yung dig spot. Yan. Kapag ganito, dalawang meaning nito, on the spot or move to center. At itong nakikita nyo is paa na may isang daliri. Ito ay directional. Ito ang nagtuturo ng location kung saan ang item within a distance of 1 feet or 1 meter. 1 foot or 1 meter ang distance nito. Tapos ito is dalawang daliri. So 2 feet or 2 meters. Yan. Tapos ito naman kasi tatlo, 3 feet or 3 meters. Ito ay apat, 1, 2, 3, 4. So, 4 feet or 4 meters. Ito ay kompleto, 5 fingers. So, 5 feet or 5 meters ang distance. Yan. Hindi natin gawing komplikado. Simple analysis, pairali natin ang ating logical thinking kasi ito yung pinaka-importante na mapagana natin ang ating logic. Yan, again, ito yung mga different foot markings. Yan. Okay? Hanggang dito na lang mga katiits, and I hope na meron na naman tayong napulot na bagong idea sa video ito. At ingat tayo palagi sa explorations at operations, at God bless sa ating lahat.